guys. What's up? So, manonood tayo guys ng Higante Contest, no? 2023 sa pag-celebrate ng kapista ni Señor Santo Niño. So, actually guys, isang linggo namin sineselebrate dito yung kapistahan ni Señor Santo Niño, no? Simula noong Lunes, nag-umpisa guys, no? Ngayon Webes, ganti pa rin ngayon. So, linggo pa yung karawan, no? Yung highlights talaga ng Señor Santo Niño. So, ngayon, magpaparate ngayon yung mga higanti pa rin ng bawat LGU guys, no? So, titignan natin. So, tara! So dito guys, mag-uumpisa yung higanti parade, no? So una pala yung banwa natin, no? Banwa ng Baliti. Yun. Tayo yung una guys, banwa ng Baliti. Yung bawat municipality dito sa Aklan guys, mayroong higanti, no? Bawat municipality mayroong higanti guys. Yan. So tignan natin. Pinapakita lang po ng LGU Baliti Aklan ang isang magigiting na mga magsasaka, kaya't may kalabaw po dyan, no? Kasi karamihan po sa mga magsasaka ay kalabaw yung katuwang sa buhay bukid at pagtatanim ng palay po. So shoutout po sa ating lahat na mga magsasaka. Yung next naman natin guys is banwa ng Banga Aklan, no? So pinapakita rin nila guys ang isang sikat na bundok dito sa amin na kung tawagin namin dito guys is Manduyog, no? At may malaking cross po yan sa pinakatuktok ng bundok. Isa po yung sikat na bundok dito sa amin guys, tuwing Kwaresma dinadayo yan ng marami. Thank you.
next naman natin guys is bayan ng Batang Aklan, no. So kung nakikita nyo guys yung ginamit nila sa kanilang decoration sa kanilang higante, balat ng mga shell. So nagpapatunay lang po na mayaman sa shell yung bayan na yan, no, bayan ng Batang Aklan, katulad ng Kapi Shell saka Oyster Shell or Talaba, no, saka marami din diyang mga alimango at saka hipon, sugpo at saka mga isda guys, katulad rin ng New Washington at saka Makato Aklan. At ito naman guys ang municipality na medyo nagutom tayo guys, no. Ang banwa ng Ibahay Aklan. Kasi guys, oh, tignan nyo naman, oh, malalaking alimango ang ginawang pang-ukit sa pangalan ng banwa nila. So nakakagutom po. At hindi pa dyan nagtatapos. Tignan nyo rin yung bit-bit ng bawat miyembro sa kanila. Mayroong litsong manok at saka may inasal pa. Nakakagutom po. So pinapakita lang po ng municipality ng Ibahay Aklan na maraming produkto sa kanila ng alimango at saka manok guys. Yan.
na yan guys ay luto na po yan, no? So kanin na lang po dyan ang kulang. Yan naman guys ang higante ng banwa ng Buruanga Aklan, no? So kung nakikita nyo guys, yung ginawa nilang pang decoration sa kanilang higante ay mga native products katulad ng bilog na yan guys, ay bilao yan at saka banig na higaan at saka mga walis tambo. So yan yung produkto nila doon guys, katulad din sila ng Nabas Aklan na mga native products yung mga produkto nila. Ang higante ng Makato Aklan, no? So kagaya rin po sila ng Batan Aklan, New Washington Aklan at saka Ibay Aklan na mayaman din po sila sa mga seafoods. So maswerte tayo guys, no? Kasi dito tayo sinilang sa Aklan sa napakaraming seafoods, no? So yan kasi yung paborito natin guys, seafoods. We'll be right back.
guys ang higante ng Malinaw Aklan, no. So native products din guys yung mga decoration nila. So mayaman din po sa native products. At saka binansagan yan guys na malinaw, kasi yung tubig nila doon guys ay napakalinaw, kaya binansagan yung banwa nila ng Malinaw Aklan. So masarap po doon maligo sa kanila guys. Naman guys ang higante ng Nabas Aklan, no. So mayaman din po sa mga native products, no. Sila ang gumagawa ng mga banig na higaan at saka walis tambo guys. So yan po ang produkto ng mga taga Nabas Aklan. Naman guys ay bayan ng Libakaw Aklan, no. So yung produkto naman nila doon guys ay abaka at saka pinyaklot. So baka meron kayo diyang mga barong na yari sa pinya, made in Aklan po yan. Tabi-tabi po muna tayo, no, kasi may dumadaan na isang bangka na nangingisda dito sa kalsada. Bayan po yan ng New Washington Aklan, no. So pinapakita po nila ang isang buhay mangingisda at mayaman din po yan sa seafoods, mga shell like talaba, napakarami po dyan sa kanila. Lalo na po yung mga malalaking lobster guys, yun, napakarami po doon sa kanila, yun yung paborito ko guys. Naman guys ay higante ng Numansia Aklan, no.
So hindi ko po alam kung ano talaga yung mensahe ng higanting yan, no. So pero kung pagmamasdan natin guys yung ginawa nila sa mga decoration ng higanting yan, so kung nakikita nyo eh, mayroong recyclable materials guys, no, like plastic bottle, tsaka mayroong walis tingting dun sa taas. So nagpapahiwatig po yan sa atin siguro na huwag lang tayo basta-basta magkalat guys ng basura ng kung saan-saan guys, no. Tsaka pangalagaan natin ang ating kalikasan, no. So napakaganda po ng kanilang higanti guys. Yan po ang higante ng Tangalan Aklan, no. So isa rin po yan sa sikat dito sa Aklan, ang Hawili Falls na dyan makikita sa Tangalan Aklan. So kung gusto mong magbakasyon at maligo, so isama mo na yan sa iyong listahan, The Seven Falls of Hawili. So gawa po yan sa Nature Falls guys, no. At saka malamig po yung tubig dyan, so perfect na perfect pag summer. So dinadayo po yan ng marami at dyan naliligo guys kasi malamig yung tubig dyan. So punta na sa Tangalan Aklan. Ay binasi ko lamang sa ating bawat dekorasyon ng ating mga higanting nagsisiparade. So maraming salamat po sa inyong panonood. So God bless us all. Stay safe and peace out.